Hello guys! So may nabili tayo ngayong kuhol! OMG! Bihira lang ako makakita nito dito. So yan, gusto ko magluto ng ginataang kuhol. Tara, samahan niyo ako! What a beautiful day everyone! Welcome to Beyish Vlog! Ito na ang kumpletong ingredients para sa ating ginataang kuhol. So, syempre meron tayong kuhol. Bihira lang ako makakita ng kuhol. So, bumili na talaga ako. Nakikita mo ba sila? Ayan. Buhay pa yung lahat. So, fresh yan from Bicol. Ayan. And then, meron tayong siling green, ginger. Syempre, hindi lahat yan. And then, meron tayong siling labuyo, 3 cloves of garlic, 1 piece of onion, 1 tablespoon of fish sauce. At syempre, yung ating pepper, depende sa panglasa mo. And then, meron tayong coconut milk or gata. And then, yung ating paco leaves. Ito, bagay na bagay to sa kanya. Actually, bihira mo to makikita sa market. Yung nagbitinda ng kuhol, may tinda siya niyan. So, bumili na ako. Grabe, excited talaga ako para sa dish na to. Kasi bihira talaga ako makakita ng kuhol. So, yan, bumili na talaga ako. Kaya lang medyo mahal siya, ha? 70 pesos yata, kalahati ang bili ko. Ganyan, kalahating kilo. Sa Rizal kasi medyo mas mura to eh. Parang isang takal? Isang garapon yata sa amin ay 35 pesos lamang. So yan, hiwain lang natin tong mga bawang, sibuyas. Yan, nasa bawang tayo. Ganito lang kaliliit para syempre ano, hindi naman masyadong malalaki. So yan. Tapos hiwain na rin natin yung ating sibuyas. Isang sibuyas lang yung gagamitin natin para dito kasi for sure sobrang lasa na nito. So kayo, kumakain din ba kayo ng kuhol, guys? Yung iba sabi nila, hindi sila masyado, hindi nila kinakain kasi nga bukod sa medyo mahirap siya hanapin or hindi siya usual kasi nakikita sa market, tapos mahirap din kainin. Ayan. So syempre, 'di ba? Sisipsipin mo pa para makuha mo yung ano niya, yung laman niya. So naglalagay din tayo dito ng sili at syempre ito ginger para pawala yung kanyang lansa. Actually, kapag fresh yung nabili mong kuhol, hindi siya ganun ka, hindi siya naman malansa. So itong nabili natin, fresh na fresh to kaya for sure napakasarap nito. So dagdagan pa natin, masarap kasi maraming ginger. Ayan, so medyo ano tayo dito, mabilisan lang. Mabilis ang paghihiwa. Ayan. So, yan. Hiwain lang natin ng ganyang kalalaki. And then, yung ating siling labuyo. Ayan. Ganyan lang kalalaki lang din yung siling. Itong siling labuyo na to, sobrang anghang nito. Galing to ng Batangas pa. Ayan. Hiningi ko pa from Batangas. And then, yung ating paco leaves. Ito, bihira ko lang to makita sa market. Lagi ako naghahanap nito kasi nagugustuhan ko yung lasa nito eh. Hindi ko alam kung familiar kayo sa saluyot, pero hindi pa kasi ako nakatingin ng saluyot. Sabi nila, parang ganun kasi yung texture niya, parang madulas, pero mas gusto ko to. Although hindi ko pa alam kung ano talaga yung lasa talaga ng saluyot. So, itong ganitong karami is 40 pesos. So, medyo mahal, no? Pero sulit naman. So, lagay natin lahat yan. So, kompleto na ang ingredients natin para sa ating ginataang kuhol. So, let's start cooking! Buksan na natin ngayon ang ating kalan. So, yan, medyo mahina lang. Kapag mainit na yung ating pan, pwede na natin ilagay yung ating mantika. And then, isunod na natin yung ating bawang. Ayan, ganyan lang kadami. And then, halo-halo lang yan. Tapos, pwede na rin natin i-add yung ating onion. Ayan, para sabay-sabay na. Sabay-sabay na ang ating paggigisa. And then, yung ating luya. Grabe, ang bango ng luya, no? Kalalagay mo pa lang, ang bango na agad ng aroma niya sobra. Kaya nakakaano, nakakaakit, ganun, nakakaakit yan. So, pag medyo brown na, guys, pwede na natin ilagay ang ating star. Ang star ng ating ulam, ganun. Ayan ang ating kuhol. Halo-halo lang para ma-absorb ng kuhol yung ating mga bawang, sibuyas, luya. Tapos pwede na rin natin ilagay ang ating paminta. Ayan ako, sobrang dami ako maglagay. Dami, diba? Ayan, kayo ba? Mahilig din ba kayo sa paminta? Ayan, lagay-lagay mo lang yan dyan para ma-absorb yan hanggang dun sa pinakadulo ng ating suso. Pwede na rin tayo maglagay ng ating
fishos. Ayan, or patis. Ikaw, kung depende sa'yo kung ayaw mo. Ayan, atin namang siling labuyo and siling green. Grabe. Mukhang maanghang tong dish na to. So, ayan, halo-halo lang. And then, hayaan mo lang siyang, ayan, ma-absorb ng mga kuhol, yung ating mga pampalasa dyan. Tapos, pwede mo na rin ilagay ngayon ang ating pangalawang piga ng gata. Yung pangalawang piga, yung parang tubig na lang. Ayan, tubig na lang siya talaga, ganun. Ayan, so papakuluin mo lang yan. Pag kumulo na yan, pwede nating ilagay ang ating kakang gata or yung unang piga. Yan, kumukulo na siya! For sure, malambot na yung laman ng ating kuhol. Pwede na natin ngayong i-add ang ating kakang gata. So creamier, grabe. Kailangan lang natin itong lutuin hanggang maluto. Ano? Mali. Pakukuluin pala, ganun. Hanggang maluto yung ating kakang gata. And then later, pwede na natin i-add yung ating last ingredient. A few moments later. Ayan! Mukhang ready na. Grabe! Ang thick na ng sauce niya, oh. So, pwede na natin ilagay ang ating taco leaves. Ready na yan. Ilagay na. Grabe, ang dami ng taco leaves natin. Ilalahat natin to. Ilahat natin yan para masarap. So, kailangan mo lang haluin yung ating taco leaves hanggang ma-absorb niya yung ating gata. And then later on, pwede na natin itong i-serve. Hindi mo kailangan lutuin na lutong-luto yung ating taco leaves kasi konting luto lang. Okay na yan. So, serve na natin to. There you have it, guys! Ito na ang ating ginataang kohol! I'm so excited! Tiki man na! Kumain na natin, guys, ang ating ginataang kohol. Ikaw, kumakain ka ba ng ginataang kohol? Actually, hindi ko alam kung kohol or susong pilipit yung tawag dito. Basta ganun, ayun na yon. So, hindi siya usual dito sa Manila. So, nung nakakita ako kanina, go, gora na yan. Kumakain ako neto. Yung iba siguro hindi. Tapos, siguro para sa iba, exotic siya. Pero para sa akin, carry lang naman. Siguro hindi lang siya talaga normal na yung usual natin na kinakain. Pero, masarap to, besh. And then, eto na. Start na tayo. To, para tayong nagsasalad neto, no? Kasi, parang sobrang dami nung nabili kong taco leaves. Ayan. Ito, hindi ko rin ito madalas nakikita sa market, eh. Oh my gulay. Ang tagal ko na hindi nakakain nito. Oo, sarap. Ikaw, kumakain ka ba nito? Ayan, oh. Ayan, dami ka naman. Titikim lang tayo. Ba't parang ang dami kong kinukuha? So, ito siya. May kit. Ayan. So, tikman muna natin yung taco leaves. Alam mo, ano ko to eh. Hinahanap ko tong gulay na to, pero hindi ko siya talaga nahahanap madalas sa market. Mahirap. Ang dutong pa niya, sarap. Sarap, sabi ni kuya, ilalagay mo lang daw to kapag luto na yung suso. Para, tapos ganito po ang tamang pagkaan. Sayang yung mga sauce dyan. Kain mo muna, tapos sipsipin mo. Ito yung takip. Sarap. Yung iba medyo mahirap lang kuhanin yung laman sa loob. Kaya yung pinakita ko kaninang ano, yung kung paano mas madaling mapalabas yung laman sa loob, yung kinat natin yung puwetan. Ayan. Ang sarap. Wala kang sarap. O, diba? Mas madaling sa makuha. Sabi ko, tikim lang. Pero parang mukbang na naman ito. Ang harap. At yung anghang,
yung angham at yung gata. Talagang naandun sa pinaka-suk-suk, suk-suk. Anong tawag yun? Sa pinaka-ilalim ng suso. Kaya pag kinuha mo yung laman niya, malalasahan mo yung angham, yung gata, ay ang sarap. Try nyo na, guys. Hindi, mukha siyang hindi ano, maganda. Magandang kainin, pero masarap siya, promise. Mmm. Mmm. Ang gaan, sarap. Mmm. Try nyo na. Try nyo na, guys. Ang sarap. Ito pa. Mm. Ang weird, no? Kinakamay, tapos nilalagay sa tinidor. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm. At sobrang fresh nung ano, ng mga kuhol. Kaya medyo naiilang akong ikat kanina to. Kasi gumagalaw sila. Ayan. Ubus niyo to. Ito na. Mmm, sarap. Mmm. So, mamaya ka na ubusin lahat. And guys, hanggang dito na lang yung ating pag ano, pagluto at pagkain ng ating ginataang kuhol. So sana nag-enjoy ka sa video na to at sana naman nainganyo ka na magluto nito. At kung nag-enjoy ka, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching, guys. See you on my next home cooking series. Bye! Kain na!